Hello everyone, I am Alianza. Welcome back to my YouTube channel. On this channel, guys, we're talking more about health tips, benefits, or about our health. Gusto ko lang ibahagi sa inyo kung paano natin pangangalagaan ang ating sariling kalusugan. Kung may mga tanong kayo tungkol sa health natin, pag kayong mahihiyang mag-comment lang dyan sa baba, guys. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin, mag-subscribe na kayo, guys. At syempre, pindutin nyo na rin ang notification bell para updated kayo kung mayroon akong upload na bagong video. So today's video, guys, ay pag-uusapan natin ang limang tips kung paano tayo magiging healthy inside and outside. I want you to try these easy ways to boost your mood and your health. Kaya tapusin nyo talaga, guys, ang video na ito para malalaman nyo kung ano yung mga tips na yon para magiging healthy tayo inside and outside. So, ang pinakaunang limang tips na yon, exercise. So, ang exercise, guys, hindi lang pampalakas ng katawan natin. Pampalakas din ng kalooban natin, makatulong sa pagtulog natin at nagpapataas pagpahalaga sa sarili natin dahil ang exercise ay lalabas ang endorphins sa katawan natin habang nag-exercise tayo. Ano nga ba ang endorphins? So yung endorphins, guys, ay yun ang mga endogenous opioid neurophiles at peptides hormones na naka-imbak sa pituitary glands natin, mapahayop man or tao. Siya ang nagpapahaba ng ating pakiramdam ng sakit natin at siya naman ang nagpataas ng kaligayahan at kasiyahan. Ang pangalawang tips, guys, ay maglagay tayo ng masasarap na pagkain sa ating tiyan. Hindi ibig sabihin katulad ng lechon or mga processing foods na yan. 90% ng serotonin ay ginagawa sa iyong bituka, isang kemikal na nagpapasaya sa tao. Whatever you are putting to your body could impact your mood. So, pilitin lumayo ng mga antibiotics. Kaya nga, kailangan nating maging healthy para hindi tayo mag-take ng mga gamot na yan. Processing food, mga pagkain na mataas sa asukal, at carbohydrates diet. Just take a walk or do yoga or avoiding toxic people, negative talks upang mabawasan ang stress. Ang pangatlo, guys, na tips na yon ay humanap ng tunay na kapayapaan ng isip. So, paano nga ba natin mahanap, guys, ang kapayapaan ng pag-iisip natin or isipan natin? So, try making a list of your values and see if you are actually living them. Like, for example, nag-alala ka ba sa mga maliliit na bagay sa buhay mo? Overskid ka ba kaya na-stress ka na? Or overskid ba ang mga anak mo at lagi mo silang iniisip dahil bakit hindi na sila magpaparamdam sa'yo? Siyempre, guys, lagi naman natin talagang iisipin dahil mga anak natin sila. So, para hindi ka ma-stress, just take a look at your day-to-day worries at tingnan mo kung may pwedeng i-cut out para magkaroon ka ng time sa sarili mo at higit sa lahat, peace of mind. Kailangang magbawas ka ng mga negative thinkings para sa kastahimikan mo para hindi ka ma-stress. Ang pang-apat, guys, na tips kung paano maging healthy inside and outside, huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Pag ikinukumpara mo kasi ang sarili mo, guys, sa iba, binibigyan ang ating sarili ng isang napakahinding makatutuhanan at baluktot na pangunawa sa katotohanan. Dahil baka sanhi ito ng mabawasan ng kumpiyansa sa sarili at maging sanhi pa ng depression natin. Reflect on your values, your goals, your current life, and begin creating a realistic plan to get you where you are trying to go. Kung ikukumpara mo ang sarili mo sa iba, sasabihin mo bakit siya ganon at bakit siya ganyan, bakit ako ganito. Huwag natin ikumpara ang sarili natin sa iba. Panglima, guys, ay dress your mood up. Minsan may mga araw na type mo magsuot ng yoga pants or sweater kahit mainit. Nasa iyo na yun, guys, kasi depende yun sa mood mo. So day-to-day routine, kahit boring ka or non-exciting, kailangan mong magbihis. At least twice a week, wear something that makes you beautiful or handsome. Isa din yun sa nagbo-boost ng mood mo. The way we use and feels
makes an impact our confidence and our attitude. Dress up your body and dress up your mood. Yan lang guys ang limang health tips kung paano tayo maging healthy inside and outside. Kung bago ka lang dito sa channel ko, dahil bago din ako, mag-subscribe ka na or baka ikaw ang pinakaunang subscriber ko. Isama nyo na rin pindutin ang bell button sa baba para magiging updated kayo kung mayroon akong bagong upload na video. Pangalagaan natin guys ang kalusugan natin, ang tanging kayamanang regalong bigay ni God sa atin. Health is wealth. Thank you guys! Thank you.